Hello guys! Welcome muli sa aking channel. Sa pagkakataon ngayon, sasagutin ko ang mga katanungan na natatanggap ko sa aking mga videos. At siya nga pala guys, no? Maraming salamat nga pala dahil na-hit na natin ang 1,000 subscribers mark. At actually, papunta na tayo sa 2,000 subscribers mark. Kaya hindi ko magagawa ito kung wala kayo guys, no? Sa sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa inyo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka muna. Yun. Wala muna di tayo magaling. Ito yung mga tips na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan. Okay guys, bago ko sagutin ang mga katanungan ninyo, no, gusto ko muna magpasalamat doon sa mga viewers ko na nag-comment sa akin na nagbigay ng appreciation nila, no, doon sa mga ginawa kong mga videos. Yung mga nagpasalamat, yung mga nag-DIY din at naging successful yung kanilang trabaho. No. Maraming salamat din sa inyo at isa-shoutout kayo sa videong ito. No. Sino-sino ba kayo? So maraming salamat sa inyo. Unahin natin si Sir Abdul na Sir Lawi. Salamat din kay Aidan Robles, kay Irene Malilin, kay Boss MKB, maraming salamat. Charles Agustin, Eric Cabreros, kay Franz Bedaure, kay IDIM, kay Sir John Leo Reyoma, Napoleon Tamayo, Patrick Gozon, Sir Renato Miranda, Sir Rolly Rosete, at kay Sir Tristan J. Subido. So maraming salamat sa mga appreciation messages nyo, nakakataba ng puso yun. Kaya sana kung natulungan kayo ng mga videos ko, no, sana mag-comment din kayo at isa-shoutout ko kayo sa mga question and answers na episodes ko, no. So simulan na natin sagutin ang mga katanungan na natanggap ko sa channel ko, no. So unahin natin si Sir Aldrin Sumalino, gano. Ang tanong niya, anong brand ng tire ang ginagamit mo sa monte mo at anong size din po, no? Ang brand niya ay Nito, no? Tapos ang size niya ay 275 by 55 by 20. So medyo malaki siya. Medyo offset siya, no? Pero maganda naman tignan. Tsaka hindi siya off-road tires, no? Siya ay road tires, no? Highway tires siya. Kasi ayoko ng off-road tires kasi maingay daw. Hindi ko pa naman na-try yun, pero ayokong may istorbo sa road tires, no? So mas maganda na yung highway tires, di man ako nag-off-road eh. Okay? Ang sabi naman ni Sir Alwin na Pocaw, may I know kung pwede gumamit ng national na power steering fluid para sa 2013 Montero? O naman sir, ano, pwedeng-pwede kang gumamit ng ganung brand. Pero I suggest ang gamitin mo Mitsubishi. Konti lang naman diferensya noon, ano. Okay? Maraming salamat. Ang sabi naman ni Sir Aris Mojica, saan nakabili ng pang spray, no? Ang tinutukoy ni Sir Aris yung pang spray dun sa condenser, no? Yung coil cleaner, no? Naglagay ako ng link dun sa description ng video na yun. Pero ilalagay ko rin yun dito sa link na ito, no? Dito sa cards natin, okay? Para alam nyo kung saan kayo makakabili ng coil cleaner, okay? Ang sabi naman ni Sir Digoy Vlog Test, pares lang kaya yan sa Montero GLX 2014, sir? May kinalaman ito doon sa cabin filter at saka blower fan, no, kung saan siya nakalagay. Pares na pares lang po yun, sir, no, kung saan nakalagay. Pares lang ng dashboard yan, GLSV man, GTV man, o yung GLX, okay? Ang sabi naman ni Sir Edwin Reyes, yung Nissan Almera 2017 ko, pag umaandar na ang auxiliary fan, maingay, pero malamig naman ang buga ng aircon. Tahimik lang pag di umaandar. Sir, walang problema ang iyong Nissan Almera, no? Ganun talaga ang motor ng AUX fan. Maingay talaga yun, no? Pagka bubukas yung aircon, yung compressor nyo, sabay yun. Kaya maingay talaga yun. Kung hindi maingay yun, hindi umaandar yun, doon ka magtaka, no? Kasi hindi na gumagana, may sira na ang motor mo, no? So, okay lang yung ano, AUX fan mo, sir, no? Walang problema doon. Salamat! Ang sabi naman ni Sir Elmer Magaling, gamit ko po Montero GLS 2011 diesel. The other day, galing ako sa biyahe. Then, bago ko patayin engine, naisip ko lang i-check yung dipstick. Nung nalis ko na yung dipstick, napansin ko may lumalabas na minimal na usok at natalsik na oil from dipstick. Hindi nga normal yun, Sir Elmer, no? Wala naman daw siyang check engine.
ano daw ba yung dapat niyang gawin, no? Sir, di ako sure kung anong problema niya, pero malamang piston ring niya, ano? Yung sira ng iyong makina. Kasi hindi normal yun, hindi dapat lumalabas yung usok doon sa dipstick. Tsaka wala dapat oil na tumatalsik doon. Subukan mo, pag naka-on yung makina, buksan mo yung engine cap. Kamalakas yung vacuum, no? Piston ring yun, no? Yun ang sira nun. Or kasi kung 2011 yung sasakyan mo, siguro kung malaki na rin yung mileage mo, no? Dahil na rin sa katandaan, marami ng blow-by yung iyong sasakyan, yung iyong engine. Kaya maganda, pa-check mo sa isang professional mechanic kung ano talaga ang problema niya para ma-diagnose nila, ano? Okay, maraming salamat, Sir Elmer Magaling. Ang sabi naman ni Sir Eric Cabreros, kaya pala maingay at mahina ang buga ng aircon ng Montero ko, may plastic at dahon at maliliit na tornilyo pa. Nung malinis ko, aba, tumahimik at lumakas uli ang blower. Maraming salamat, Sir Eric. Ano? Hindi ko alam bakit may tornilyo yung blower fan mo, no? Pero maganda, naayos mo siya. No? Maraming salamat. Ang sabi naman ni Sir Frankie Nanta, nice sharing. No? Is this a one-day job? So, ang tinutukoy ni Sir Frankie, yung bang intake manifold cleaning ay kaya ng isang araw. Depende po ano. Para sa akin na beginner noon, nung nilinis ko yung intake manifold ko, sa totoo lang, inabot ako 2 araw. No? Pero, yung mga mekaniko na may mga right tools, no? Tsaka batak yung katawan, kaya nila yan, half day lang. No? Pero, depende sa'yo yan. Pero, kung tsatsagayin mo yan, kung talagang desidido ka, motivated ka na linisin yung makina mo, matatapos mo yan kahit anong time frame, no? Bigyan mo siya ng time, no? Kasi sasakyan mo yan, i-baby mo yan, ano? I-pamper mo yan, okay? I-maintain mo ang iyong sasakyan. Okay? Salamat, Sir Frankie. Ang sabi naman ni Sir Japarica 1917, 2014 Montero ko, pero if pinapaandar ko sa umaga, hindi umiikot AUX fan. Saka na lang umikot if naka-on na yung aircon. Sira ba siya or carbon lang? Sir Japarica, hindi sira ang aircon mo. Maski yung akin, ganun din. Kapag inon ko yung aking Montero, hindi rin umiikot agad yung AUX fan. Normal lang yun, ano. Iikot yung auxiliary fan, sandali, kapag bagong engine start, pero mamatay din yon. Pero mag-on din yon kapag binuksan mo na yung aircon. Okay, sir? Walang problema sa Montero mo. Salamat, Sir Japarica. Ang sabi naman ni Sir Jojo Gregorio, tuwing ilang months ba bago maglinis ng cabin filter at fan? Depende yon, sir, no, sa paggamit mo ng sasakyan. Kung ikaw ay regular user lang, naka 10,000 kilometers ka sa isang buwan, siguro sapat na yung 3 months, no? Pero kung seldom mo lang ginagamit, 6 months, no? Twice a year ka maglinis ng blower fan at ng cabin filter. Pero kung let's say ikaw ay grab driver, no, ang sasakyan mo ay talagang ginagamit mo sa kabuhayan, ay kada buwan, ano. Tapos mas maganda araw-araw basahin mo yung condenser mo, no, linisin mo rin yung condenser mo para sigurado na malamig ang iyong aircon. Okay, sir, no? Maraming salamat. Ang sabi naman ni Sir Jomar Ramos, sir, magpapalit ako ng radiator this week. Kailangan ko ba i-flush yung existing radiator bago ilagay yung bagong radiator? Salamat. Sir Jomar, talagang i-flush mo yung old coolant mo, no? Hindi pwedeng hindi mo i-flush yun kasi tatanggalin mo yung radiator, tatanggalin mo yung hose. Pag tinanggal mo yung hose, sa baba, lahat ng coolant lalabas na doon, ano? So, mas maganda, tanggalin mo na rin yung thermostat para ma-drain mo rin yung coolant doon sa engine block. Okay? Maraming salamat, Sir Jomar. Ang sabi naman ni Ma'am Jonilyn Chua, no? Boss, a Fortuner 2015 2.5 EGR cleaning, no? Ma'am Jonilyn, no, pagka nagkaroon ng pagkakataon, no, gagawin ko 'yan kapag may opportunity na makapaglinis tayo ng hindi lang Fortuner, kahit na Hilux, MUX, no, kahit na Ford. May pagkakataon, no, kakilala ko siya na may tiwala sa akin, bakit hindi, no? Papakita ko sa inyo kung paano ilinisin ang EGR intake manifold lahat, no, para matulungan ko kayo, hindi lang mga Montero owners, okay? Maraming salamat, Ma'am Jonilyn Chua. Ang sabi naman ni Sir Julian Sangasina Jr., ano rin po ang trouble ng intercooler para malaman na pwede na siyang linisin? No? Magandang question niya, Sir Julian. Ano? Usually, kapag madumi na ang intercooler, no, hindi natin nakikita kasi nasa loob siya. Kailangan mo talagang baklasin siya, makita mo yung loob. Kasi sa labas, di mo makita na madumi na pala yung intercooler. Pero may mga sign yun. Yung unang-una, may turbo lag ka. No?
hindi sumisipol yung turbo mo, hindi sumisipa agad. Ibig sabihin, madumi na yung intercooler mo, puro oil na. At ganoon din kapag may mga stain na doon yung sa ano, sa EGR, sa intake manifold, ibig sabihin nag-accumulate na yung carbon doon. Ibig sabihin, makapal na yung mga soot doon sa mga parts na yon. Ibig sabihin, ganun din sa intercooler mo. No? Kasi magkakonekta yung mga yan. Okay? Maraming salamat, Sir Julian Sangasina. Ang sabi naman ni Sir Kel, ask ko lang, may masama bang mangyayari pag lumakas na tunog ng turbo? Yung tipong parang Nissan Urban na ang tunog sa lakas ng huni ng turbo, pero walang metal to metal na tunog ang huni. Yung huni lang talaga. No? Sir Kel, no? Matakot ka, no? Kung walang huni yung ano, yung turbo. Ako nga gusto ko malakas ang huni ng turbo ko eh. Talaga nagwi-whistle 'yon, ano. Kaya walang problema doon sa turbo mo kasi sabi mo naman walang metal to metal. Kapag humuhuni yung turbo mo, normal lang 'yon, ano. Yan. Pero pag sobrang lakas, naiirita ka na, no? Na sumasakit na yung tenga mo na hindi naman dapat ganun yung tunog kasi hindi mo naman talaga nire-rev yung makina. Eh pwede mo na ipa-check 'yon, ano. Baka may mga oil doon sa turbo mo. Kapag may turbo lag, yun, may problema na rin yun. Ano? Okay? Ito naman ang sabi ni Sir King Gonzales. Sir, sana gumawa din po kayo ng repair maintenance sa Toyota Corolla Big Body. Pinapanood ko po lahat ng videos nyo. Salamat. No? Sir King, no? Pag kami pagkakataon, yung Toyota Corolla Big Body, kung di ako nagkakamali, 1993 model yan hanggang 98. Ano? Yan, kasi nagkaroon din kami ng ganyan. Yung tatay ko meron ganyang kotse noong araw. Yan. Kapag may pagkakataon, na makapag-ayos tayo ng gasoline engine, bakit hindi, ano? So, abangan mo lang, mag-subscribe ka para lagi ka notified sa mga new videos ko. Okay? Maraming salamat, Sir King. Ito naman ang sabi ni Sir Loom with Riley. Sir, baka may video ka kung paano mag-install ng hood damper. No? Pasensya ka na, Sir Loom, no? Kasi yung hood damper ko, matagal ko na na-install yan, ano? Hindi pa ako nag-DIY na dito sa YouTube. Marami na akong nagawa sa sasakyan ko. Pero kayo mag-alala, kapag nasira yan, ibibidyo ko yun kung paano maglagay. No? Tsaka iba pa. Okay? Maraming salamat, Sir Loom. Ang sabi naman ni Sir Oxy J. Laplana, Sir, maapektuhan po rin ba ang turbo kung marumi ang EGR? Oo naman po, no? Pag marumi ang EGR, hindi makahinga ang iyong engine. Hindi rin makahinga yung turbo mo. Pilit yung power, no? Hindi ma-maximize yung power ng turbo mo. Okay? Ang sabi naman ni Ryan Kagarungan, wala po bang pressure sa petcock pag binuksan habang mainit pa? Meron. Pero kaya mo naman yung pigilan. So habang binubuksan mo yung petcock mo, huwag mo munang buksan ng todo kasi sisingaw naman yun. Okay? Para hindi naman tumasik yung petcock mo dahil may pressure yun, may air doon. Okay? Maraming salamat, Sir Ryan. Okay guys, no? maraming salamat muli sa panonood ng aking question and answer episode number 3. No? So abangan nyo pa yung mga susunod nating mga DIY videos sa ating mga sasakyan, no? Siguro mga this coming month, no? Sa June or July, magfo-focus naman tayo dito sa aking Hyundai Accent, no? Pero kayo mag-alala, marami pa tayong mga project dito sa Montero, eh. Kaya hanggat maaari, maipi-feature ko yon para sa inyo. Para kung magustuhan ninyo, pwede nyo may apply sa inyong mga sasakyan, ano? So maraming salamat sa inyo. At so yun, na-like ang video na ito, mag-subscribe kayo, at ganun din, click yung bell icon para lagi kayong notified sa mga new videos ko. No, guys, no? Maraming salamat sa ulitin. Ba't ka tumatawa? Kaya nagigit, camera shy ako eh. Okay guys, no? Okay guys, bago tayo magsimula. Ay. Paano mag-back? Walang back? Bakit walang back? Napakaw. Napokaw. Napokaw, pinagbago nyo. May paliwanag ko dito? Elmer, nasan ka? Kung bakit, o kung papaan, o kung kailan ninyo lilinisin. Okay guys, Sir Julian Sangasina Jr. Julian Sangasina Jr. Ito naman ang sabi ni Sir Julian Nangasina Jr. Ito naman ang sabi ni Sir... Hindi, ulitin muna. Stop muna kasi mahaba na yan. Ang sabi naman ni Sir Digoy Vlog Test. Parehas lang kaya yan sa Montero?